Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako'y naninigluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig. Maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang nagahari sa atin, sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Ang Salita ng Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat na matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya, ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang ang Panginoon ang Diyos, mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay kahit magtagutom sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyan ng babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigilo naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa 29 na linggo sa karaniwang panahon. At nais ko rin pong batiin lahat ng mga kapwa ko, mga nagdiriwang ng kanilang biyaya ng buhay at anibersaryo ngayong buwan ng Oktubre, ang buwan ng Santo Rosario. Happy birthday, happy anniversary po sa ating lahat ngayong buwan ng Oktubre. Meron akong mga kaibigan ho na nagdiriwang din ng kanilang kaarawan, anibersaryo ngayong buwan ng Oktubre. At pag sinabing anibersaryo, meron dyan tumatagal ng sa trabaho man o sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa o sa kanilang paglilingkod sa simbahan, 5 years, 10 years, 25 years, 50 years, at yung iba, pinapalad even 60 years. At pag tinanong, no, pag mga ganyan na parang bumibilib tayo sa tagal nila, ang tanong lang natin sa kanila, anong sikreto ninyo? Paano kayo tumagal ng ganyan? No? Kadalasan po sa mga mag-aasawa,
na ang akala natin ay lahat hindi naman ho laging smooth ang takbo ng kanilang pagsasama. Sabi nga ng mga ibang mag-asawa diyan o sa pagtatrabaho natin sa opisina, hindi naman po laging masaya, madali ang lahat. Nagkakaroon din ng tampuhan, ng bangayan, ng away. Kaya yung peace ay hindi lamang po nagiging basihan niyan ay walang tampuhan, walang away, walang pagtatalo, no? Wala pong tensyon, no? Hindi. Kaya nga naalala ko na maraming beses sinabi ko na that the peace is not the absence of noise, but the presence of God's voice. Peace is not the absence of noise, but the presence of God's voice. Kaya sa ating ebanghelyong narinig sa araw na ito, mula kay San Lucas, sinabi niya sa kanyang mga alagad, ako ay naparito upang magdala ng apoy sa lupa. At ano yung apoy na iyon? Apoy na hindi magdadala ng kapayapaan, kundi ng pagkakabahabahagi. Not peace, but division. Aba, baka po malito tayo ngayon. Baka tayo eh parang biglang, parang tama ba yung sinabi ni Father? Parang mali yung sinabi ni Kristo. Ah, pag-aralan po natin, pagnilayan natin, ano yung apoy na yon? Sabi ni Kristo, I will give you the Spirit. And the Spirit of Peace ay hindi kikilos ayon sa gusto lang natin. Ayon sa pagkakaunawa lang natin. Nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga alagad, sila ay nakapagsalita sa iba't ibang wika. Pero kahit may pagkakaiba-iba, merong pagkakaisa-isa o pagkakaisa. Now, there is unity in diversity. There is unity in pagkakaiba-iba. Pwedeng magkaisa. No, kasi nga, ang ginawa ng ating Panginoon, ang bigay ng Espiritu Santo, ay hindi lamang yung tayo ay laging magkasama-sama, tayo ay laging magkakapareho. Kailangan muna, hindi lang tayo magkakasama, magkakapareho sa mga bagay lang na gusto natin, sa hilig natin. Pero una, tigit sa lahat. Tama ba? Mabuti ba? Yung ating pare-parehong ginagawa? Yung ating pare-parehong iniisip? Kaya at dito ngayon sinasabi ng Panginoon na hindi kapayapaan kundi pagkakahati-hati. Kaya nandiyan na kahit sa loob daw ng bahay, yung mag-ama, yung mag-ina, yung magkakapatid ay pwedeng magkahati-hati, lalo na kapag nakita mo bilang nanay na mali na ang ginagawa ng anak mo. Lalo na kapag nakita mo bilang kapatid na may mali na sa iniisip, sinasabi ng kapatid mo, magkakaroon ng pagkakahati-hati. Pero itong pagkakahati-hati na ito ay hindi magdudulot sa atin ng pagkakaaway-away. Pwede tayong maging magkakaiba nang hindi nag-aaway-away. Yan ang sikreto daw ng isang hindi lang matagal na pagsasama, kundi ng mabuting pagsasama. We do not only ask for more years to come, but for better years to come. Hindi lang sana mahabang buhay, kundi mabuti, tamang buhay ang ipagkaloob sa atin ng Panginoon. At ang buhay na yon ay pwedeng hindi laging buhay na madali, masarap, maginhawa. Pwedeng maging buhay na maraming pagsubok, maraming hirap, at maraming sakit kung minsan. Pero ito yung pagsasama na magdadala sa atin hindi sa tagumpay ng mundong ito, kundi sa langit na hinahanda ni Kristo para sa bawat tao. Kaya sa pagpapatuloy ng pagninilay natin sa araw na ito, hilingin natin sa Panginoon sa tulong ni St. Francis of Assisi, October 4. Alam ho natin na meron ho siyang panalangin para sa kapayapaan din. Siya ay naging patron din ng kapayapaan. Patron na o santo na nagdasal, naghangad ng kapayapaan. Na kahit na magkakaiba-iba tayong nilikha ng Diyos, pwede tayong maging iisa sa pag-ibig ng Diyos. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos. Magkakaiba, pwede pwedeng magkaisa.
we can always live in peace, though we are different. Because peace, again, is not the absence of noise, but the presence of God's voice. Makinig tayo sa boses, sa turo, sa salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, maraming maraming salamat po sa mga pagkakataon na kami ay tinulungan mo na huwag magkawatak-watak, huwag mag-away-away, huwag magsakitan, kahit kami ay may pagkakaiba-iba. Patuloy niyo po kaming gabayan na matutunan naming irespeto, igalang, tanggapin ang anumang pagkakaiba-iba namin sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, ng iyong awa. Pinagdarasal namin ang bawat pamilya, ang bawat samahan, ang bawat bansa na ngayon ay dumadaan sa pagsubok sa kanilang pagsasama. Panginoon, Ikaw ang aming tunay na kapayapaan. Ibalik mong muli, hayaan mong maghari ang kapayapaan sa mundong ito. Amen.